So magandang araw sa inyo mga tol at ngayong araw ay magbabahagi ako ng kaunting kaalaman. Sana makatulong to sa inyo. Lalo na sa mga nagsisimula pa lang ng channel niya na gaya ko. So papakita ko sa inyo mga tol kung paano gawin yung mga iba't ibang pamamaraan ng pag-edit sa vlog. So yung nalalaman ko lang mga tol, yun lang yung gusto kong i-share sa inyo. So may pagpipilian tayong mga editor mga tol. So magbibigay ako ng apat na option ng editor. Number 1 dyan yung Kenny Master. Yung Kenny Master na to, pwede nyong gamitin ng walang watermarks. So kung gusto nyong i-download, lalagay ko yung link dyan sa baba para ma-download nyo, lalo sa mga nag-uumpisa kasi. Ang pangit kasi tingnan ng video natin mga tol pag limitado lang tayo sa effects, animation at saka sa chroma key, di ba? Kailangan natin ng magandang editor para may pasok yung mga magagandang moment at ma-edit natin na maayos at mapanood ng ibang tao. So ngayon, lalagay ko yung link ng Kenny Master dyan sa baba. I-download nyo na lang. At saka yung pangalawa natin mga tol na editor na recommended ko ay yung BN. Ito yung editor na madadownload nyo sa Play Store at saka sa store nyo sa iPhone. Tapos so, ngayon, yung sunod naman mga tol, yan yung tinatawag na BLLO, which is yung ginagamit ko sa pag-e-edit. Yan yung ginagamit ko kasi mas komportable ako gamitin yan kaysa sa Kenny Master. So yung pangatlo naman ay yan yung parang optional lang siya. Pwede nyo siyang gamitin or pwede namang hindi. Sa mga naka-iPhone lang po ito mga tol, yan po yung tinatawag na iMovie. Ang iMovie po ay kung saan makapag-edit kayo ng blue background to green background, pwede nyo siyang i-apply as a chroma key. Pwede nyo siyang magamit kung iibay nyo yung background nyo. Gaya ng ganito, papakita ko sa yung example na ginawa ko, which is makikita nyo kung paano ko din siya ginawa, paano nyo siya i-apply. So itong video na to medyo mahaba-haba to. Sa mga gumagamit na ng Kenny Master dyan, sa mga pro na, which is marami nang alam kung paano na gamitin yung Kenny Master, alam na paano i-attach yung animation, slow motion, yung mga effects na gusto nilang i-comply sa video nila. So sana matulungan nyo din yung iba nyong kapwa para matuto sila. Pero recommended ko sa inyo mga tol yung channel ni Mahil TV, which is lalagay ko yung link ng channel niya sa baba. Diyan matututo kayo diyan kung paano mag-edit ng Kenny Master. Full video po 'yan mga tol kung saan matututunan niyo po lahat ng mga paraan sa pag-edit sa Kenny Master. So ngayon dahil master ko lang ay yung BLLO at saka yung iMovie, which is doon ako magpo-focus muna ngayon. Tuturo ko sa inyo. So ngayon, papakita ko sa inyo. Punta tayo sa BLLO application, which is 13 seconds lang to. Play muna natin para makita nyo. Yan. Ngayon, papakita ko sa inyo kung paano siya i-edit, paano siya bibigyan ng buhay, which is mag-a-attach tayo ng mga iba't ibang klase ng animation. Nakadepende sa video natin. Ayan. Kung nakikita nyo, naglalakad yung kaibigan ko. So pwede natin siya itong gawing pang intro ng content natin or main story ng vlog natin. So ang gagawin natin, mute muna natin siya, tatanggalin natin yung original audio niya. Kumbaga highlights to mga tol, highlights ng main content mo sa isang video. Ngayon babawasan natin ng speed para mag-slow siya konti. I-play natin. Ngayon, maghahanap tayo ng moment kung saan tayo mag-i-split. Ang nakikita nyo. Dito. Oo. Kung saan ako lumiko, pwede tayong mag-split dyan, maglagay ng animation. Halimbawa, mamimili tayo dito mga tol kung ano. Slide. May zoom out. May dissolve. Try natin yung dissolve. Yon. So ngayon, dahil ayan, nakita na natin. Ngayon, mamimili tayo ng tugtog na kung saan ay babagay sa kanya. Ito muna. Ito yung gamitin natin. G.
chill background for vlogs. Eto. Drag natin dito. Sa umpisa. Bawas tayo ng konting volume. Ngayon, magde-decide tayo na mag-split ulit dito. Split dito. Tapos, i-drag mo dito sa kung saan mo in-split. Pwede natin siyang i-zoom out. Ay, zoom in. Ayan. Diba? Nakadepende sa inyo mga tol. Kung gusto nyo maglagay ng another animation dito, pwede naman. Gawin natin, halimbawa, zoom in. Yan. Kailangan pag nag-edit kayo ng vlog niyo, hanggahanap kayo ng mga vlog or music background na hindi copyrights para hindi masabi yung upload niyo. So, nakikita niyo. So, nakikita niyo, yung green, kinapos. Ibig sabihin niyo, yung music natin, kinapos siya sa vlog natin. So, ayan, i-drag natin siya. Ngayon, dito mo na halimbawa, ito na yung intro mo. Ito na yung main highlights mo sa vlog mo. Which is, namimili kayo. Or bumibili ng mga supplies sa bahay. Nakita to, ito. Bigyan natin ng effects to. Zoom in. Which is maganda sa kanya kasi. Diba? So ngayon, kung may sarili kayong signature intro, so pwede nyo siyang idugtong ito. Idadrag nyo konti. Or which is pwede nyo i-add na dito. Plus. Tapos yung intro nyo. Ayan. Halimbawa, itong intro ko. Tapos, bawasan natin ng volume. Ayan. Tapos, syempre, animation. Paid white tag. Ayan. So ngayon, dito, ipa-flash nyo na yung main, ano nyo na talaga, vlog nyo talaga, kung ano yung vlog nyo. Halimbawa, eto. Eto na yung vlog nyo. Hindi natin tatanggalin yung audio, original audio, kasi dyan tayo nag-uumpis yung vlog. Kung gusto nyo maglagay ng effects, same procedure pa rin mga tol. To ang kagandahan kasi sa ano na to, sa editor na to. Di-delete ko to kasi pinapakita ko lang sa inyo. Hindi natin sisave to kasi medyo mahaba yun. So, kung napapansin yung mga tol eh, dito sa gamit kong editor eh, maraming option. Ayan. Pakita ko sa inyo yung iba't ibang option. Kung gaano kadami. So, ayan. Halimbawa, eto. Ayan. Tadrag mo lang siya. Diba? Record, film, depende kasi pag cinematic yung ginagawa nyong movie or vlog, marami kayong option dito, may print, may templates. Ayan, papakita sa inyo. Diba? Daming effects na pwedeng pagpilian. Nakadepende sa vlog na ginagawa nyo. So, itong gamit ko na apps ngayon mga tol, ito yung tinatawag na BLLO. Kaya nung sabi ko, ay free lang to. Sa mga beginners, maganda to kasi madali lang to matutunan eh. Hindi gaya nung KineMaster, medyo nahihirapan ako dun sa totoo lang. So ngayon, ang gagawin lang natin, isi-save natin siya. Ngayon, mamimili kayo ng resolution. Ngayon, dahil yung ginagamit kong resolution ay yung pinaka-the best talaga at saka yung frame rate niya ay 30 frame per seconds lang. So ayan, save natin siya.
Ipakita ko sa inyo kung paano mag-attach ng animation effects, paano nyo ilagay yung slow motion sa timing ng video nyo. Yung sample video na yun, mga tol, eh napaka-ikli at napaka-iksi lamang nun. Ito. Pwede nyo kunan yung bakuran nyo. Mas lamang kayo, yung mga vloggers na nasa, ano, nasa wide area. Kumbaga, kung may mga tipong maraming bulaklak sa hardin, pwede kayo mag-umpisa dun as, alam nyo yun, kukunan nyo lang ng mixing clip. Pwede nyo na i-attach yun sa vlog nyo, kung ano man yung content nyo. Pero kung sa mga gaming naman, ay iba naman yun. Sa mga gaming vloggers or mga content creators, ay iba yun. Iba yung way nila kung paano sila gumawa. Nagpo-focus tayo ngayon kung saan tayo nakabase eh, sa daily vlogs. So, gaya nga ng sinabi ko, lalagay ko pa rin yung link ng BLLO para ma-download nyo. At ngayon, itong iMovie naman, ituturo ko sa inyo kung paano gawin yung chroma key. Maglalagay ako ng isang example, paano natin siya palitan ng background, at kung paano natin siya papagandahin yung isang video. So ayan, umpisa na natin. So ang gagawin nyo lang, buksan nyo lang yung iMovie nyo. Tapos mag-add tayo ng new project. So back to media tayo. Ngayon, hanapin natin yung gusto nating background. So ayan, create movie. Ayan, so yun yung magiging background natin. Pitch position. Ayan. Ngayon ang gagawin natin, mag-add tayo ng video. Ito, may sample tayo dito na green background. Ang gagawin natin, green and blue screen. Play muna natin para makita natin. Wait a minute! Who are you? Ganyan lang kagandahan ng iMovie kung gusto nyo ng chroma key. Palitan yung background. Wait a minute! Who are you? Ganyan. Napakasimple lang, mga tol. Wait a minute! Kaya hindi nyo na kailangan gumamit ng kung ano, no? PC or computer para lang palitan ng background. Lalo na sa mga gamers kasi importante ito sa kanila. Wait a minute! Mga ibang vloggers, saan kailangan nila. Wait a minute! So ayun, mga tol, natapos ko nang ituro sa inyo yung iMovie kung paano gamitin. Ang iMovie kasi, mga tol, kumbaga, hindi mo siya magagamit sa pangmahabang vlog eh. Kasi limitado lamang yung mga effects, animation na pwede nyong kunin sa kanya. Kaya mas recommended ko na Kenny Master, maganda sa pangumpisa talaga. Sa mga pro vloggers, ganyan din ginagamit ng Kenny Master. Kaya kung may natutunan ka man sa vlog na to, sa pagtuturo na to, eh, sana huwag mo kalimutan mag-subscribe, i-like, at saka mag-leave ng comment kung may gusto pa kayong suggest o may gusto pa kayong malaman, ay willing akong tulungan kayo, mga tol. So siguro dito na nagtatapos yung edition natin ngayong araw, eh, kasi wala akong may content, di akong makalabas. So sana mag-iingat kayo palagi, mga tol. Gaya ng sabi ko sa inyo, lagi kayong mag-iingat. Peace!